Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Sa ngala ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo tutuloy sa ating aral ngayong araw, inaanyahan ko kayong ihanda lahat ng pwedeng ihanda sa inyong pagtatala. Ihanda ang inyong mga internet connection. Mangyaring i-on ang inyong mga kamera at i-off ang inyong mga mikropono. Ako nga pala si Stacy and Villamala. Maaari inyo akong tawagin Binibining Stacy. Bago tayo tutuloy, narito ang ating mga layunin. Naaalala niyo pa ba ang iyong naunang tinalakay sa nagdaang na araw? Ano ang paksa na yon? Magaling! Meron ako ditong mga larawan na konektado sa ating aralin sa araw na ito. At gusto kong sabihin ninyo sa akin kung ano ang mga larawan na ito. Naintindihan ba? Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Huling larawan. Magaling! Nagustuhan ninyo ba ang ating munting laro? Nahirapan ba kayo sa paghula ng mga salita? Sa inyong palagay, ano kaya ang ating paksa sa araw na ito? Magaling! Sino sa inyo dito ang maaaring makapagbigay ng kaunting nalalaman tungkol sa mga salik ng produksyon? Magaling! Mayroong apat na salik ng produksyon at isa na dito ang lupa. Ang lupa sa economics ay hindi lamang tumutukoy sa tinataniman ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang tubig, yamang mineral, at yamang gubat. Hindi tulad ng ibang salik, ang lupa ay may naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Sa makatuwid, ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangan tiyakin ang pagkakaroon ng produktibong paggamit. Ang kasunod na salik naman ay ang paggawa. Binibining Miole, pakibasa. Maraming salamat, Binibining Miole. Ang kasunod na salik ay ang kapital. Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakakalikha ng iba pang produkto. Mas magiging mabilis ang paggawa kung may mga makinarya o kasangkapang gagamitin ang mga manggagawa. Ang mga gagamitan nito na gawa ng tao ay ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal. Ito ay isang halimbawa ng kapital. Ang kapital ay maaari ding iugnay sa salapi at imprastruktura tulad ng gusali, kalsada, tulay, pati na ang mga sasakyan. Naintindihan ba? Ang huling salik ng produksyon ay ang entrepreneurship. Binibining Dumalay, maaari mo bang basahin ang nasa screen? Maraming salamat, Binibining Dumalay. Pakituloy, Binibining Salinasal. Maraming salamat, Binibining Salinasal. Ang tubo o profit ay tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur. Hindi tiyak ng isang entrepreneur ang kanyang tubo sapagkat hindi niya alam ang kahihinatnan ng kanyang negosyo. Kaya sila tinatawag na risk takers. Kung walang produksyon, ay wala rin tayong produkto at serbisyo na nakukonsumo. Ang mga salik na lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship ay may malaking bahaging ginagampanan sa prosesong ito. Kapag ang mga salik na ito ay nag-uugnay-ugnay, ito ay magdudulot ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Naintindihan ba ang paksa sa araw na ito? Kung gayon, sino ang makapagbibigay ng buod sa ating diskusyon? Ginoong Rodriguez? Magaling at maraming salamat, Ginoong. Ngayong natapos na tayo sa ating pagtatalakay, gusto kong gumawa kayo ng isang sanaysay ukol sa kahalagahan ng mga salik ng produksyon. Ang sanaysay ay dapat mayroong 2 talata, 5 hanggang 10 pangungusap sa bawat talata. At narito ang ating criteria. Nilalaman, 10 puntos. Organisasyon ng ideya, 5 puntos. Na may kabuuang puntos na 15. Ngayon naman ay ipapangkat ang klase sa 5 grupo. Bawat grupo ay magsasagawa ng isang poster na nagpapaapekto ng kahalagahan ng salik ng produksyon. Ito ay ipapasa sa pamamagitan ng pag-post sa inyong social media accounts, lagyan ng magandang caption. Criteria, audience impact, 15 puntos, kalinisan, 20 puntos, teamwork, 10 puntos, mensahe, 20 puntos, na may kabuuang puntos na 65. Para sa inyong takdang aralin, basahin ang kasunod na paksa.
magkakaroon tayo ng oral recitation sa susunod na pagtatagpo. Yun ang muna sa araw na ito, naway naintindihan at naisa puso ninyo ang ating paksa sa araw na ito.